So, good morning guys! So, dito ako madalas nakatambay dito sa kusina kasi dito yung pwesto. So, madalas dito ako lagi for breakfast, lunch, and dinner, and snack. So, this is my... Okay, actually, katatapos na ako po mag-lunch and nagluluto ako sa pang-giveaway style na chicken. So, this is my life everyday, busy in the kitchen. This is my kitchen. Dito ako nakapaghugas ng pinggan. Kinain na ng amo ko. At huhugasan pa natin kasi hinahanda ko muna yung iluluto kong pag-ibawis na daw na smoked chicken. Diba? Kaya siwa mo. Pero wait, may tanong ako, manok ka ba? Kasi nandito ka palagi sa puso ko, kahit chicken mo pa. Walang kwenta. Ngayon ay tanggalin muna natin ang dalawang pakpak at dahan-dahan nating babalatan yung ating manok. Yung dahan-dahan lang at huwag mong sisirahin yung balat kasi pag nasira, mahirap na ayusin mamaya. Tulad na isang relasyon. Dapat ingatan mo. Kasi once na nasira yan, mahirapan kang ayusin. Kaya dapat talaga pagtuunan mo ng pansin at dapat tignan mo ng mabuti. Dahan-dahanin mo yung pagtanggal kasi kailanganin pa natin yung balat mamaya pagbuo sa manok. Kaya din ang pagsira mo sa tiwala ko. Habang nang buo pa ang saya natin. Pero once nang nasira na, wala na. Hindi na tayo naging masaya. At ito'y payong kaibigan lang po. Kung ang gusto sa'yo ng beef mo ay ang breast, legs, at tights mo, dalhin mo na lang sa fast food at bigyan mo ng manok yan. Ewan ko ba sa'yo? Hiwain na lang natin yung manok o i-devon natin at ihiwalay natin yung breast at saka thigh meat. Kaya nung paghiwalay mo sa akin, sabi mo, maghiwalay tayo para lang maging maayos ang lahat. Pero tuluyan mo na akong hiniwalayan. Kaya masama ka eh. Nangiwan ka eh. Pero ganun talaga eh. Ganun talaga ang buhay. But anyway, balat ng manok ay paborito ng karamihan, lalo na kapag malutong kasi masarap pa. Di nga lang nakakabusog at hindi masustansya. At nakakasama pa sa puso at sa kalusugan. Pero ganun nga siguro talaga na kung ano pa o sino pa yung nakakasama sa atin, yun at yun pa din ang pinipili natin. Una kasi gusto mo, pangalawa masaya ka, ang pangatlo yummy at nakukontento ka. Hindi, mahilig lang siguro talaga tayo sa panandalihang sarap na kung wala, hanap-hanapin mo pa. Pero ganun talaga, masarap ang mga hindi masusustansya. Parang ikaw, nakakasama ka na sa puso ko at hindi ka na nakakabuti para sa akin pero minamahal pa rin kita. Wala eh, ganun talaga. Balat pa more. Walang kwenta. So, ayun na nga. Natapos na nating himay-himayin yung manok. At nabalik na natin sa dati niya na parang walang nangyari. At tulad ng ginawa mo sa akin. Sinaktan mo ako. Iniwan mo ako. Pero nung nakasalubong kita, umiti ka lang na parang walang nangyari. Ganun talaga ang buhay. Pero kailangan natin maging masaya. Sa lahat ng bagay, meron talagang ganon. Thank you for watching. Hope to see you again for our next video.